Hello guys, welcome to my channel. Nasunog yung mga tanim ko dito, ang iba. Pero this one, gustong gusto niya yung init. Ang ganda. Ano to? Croutons. O, diba? Ang ganda niya kasi mas nagyayelo siya kapag mainit. Ayun pa yung isa. Nakakatuwa. Ayan. Diba? Ang ganda-ganda niya. Mga luya ko dito. Ayan, hina-harvest ko na yan pa isa-isa. Mga nakalitaw na yung laman niya. Tapos ayun o, yung sili ko. Nangungulubot na siya dyan sa sobrang init. Ayan. Wow, meron na naman palang hinog na papaya dyan. Kunin ko yung mamaya. Mas ayan yung aking passion fruit na hindi natutuloy yung bunga. Nalalaglag yung kanyang mga bulak-bulak. Ayan. Just look at that. My flower. Hibiscus ba tawag dito? Or gumamela? Ayan. Diba? Ang ganda niya rin. Simple lang tanim natin dito para nakaka-survive sila sa init. Hindi mo kailangan ng alagaan masyado. Tapos ito yung mga bago kong tanim na tea plant. Susunog din yung mga dahon niya. Ayan. Ayan, buhay na siguro yan kasi more than a week na yan nakatanim eh. Pero ayun talaga oh. Sunog yung mga dahon. Pati nga yung dito. Sunog talaga yung mga dahon nila sa sobrang init. Ganyan, kainit dito. Kawawa yung ibang mga tanim. Na hindi hinakaya yung init. Ayan. Tapos ito, bagong lipat ko lang yan dyan. Kaya ayan o. Kasi nandun siya sa lilong, nilipat ko dito para mas maganda. Ayan, mga okra ko dyan. So ayan na yung mga kamatis ko palang tanim. Ayan na siya, buhay na yan. Kasi kailangan ko lang takpan talaga ng bunot ng nyok pag mainit na. Or else matutusta sila. So ayan yung okra ko dito. Madami-dami na din akong na-harvest dyan. Tapos ayun pa, marami akong tanim na okra. Ayan, okay naman sila sa init. So ito yung pinapagapang ko ditong sigarilyas. Ayan eh, nakagapang na sila dito sa pigeon pea. Ayan siya. Meron ako dito mga harvestables na okra. Kunin na natin. Ayan o, mas okay naman yung okra kahit mainit. Mas ano nga siya. Gusto na sa mainit. Ayan o. I like the snapping sound. Oh, diba? Fresh na fresh. So, yan. Pero pakalat-kalat yung tanim kong okra. Diba? Tapos, ayan. Mayroon ako ditong nilipat na basil. Tapos, itong aking sili dito. Ayan. Namumulaklak na sila. Meron pang isang okra doon. Tapos ito, sinira ng manok. Sana makarecover yung isang ano ko dyan, kamatis. Ayan pa. Kaya dapat talaga lagyan ng ganito para hindi masira ng manok. Tapos ayan, yung mga langka ko dito, super dami. Marami-rami na nga din ako ditong na-harvest. Ayan o. Oh, diba?
super daming bunga. Ayan oh. Look at that. Kakatuwa. Tapos yung pinya ko dyan, ayan oh. Parang ang tagal naman mahinog. Parang malapit-lapit na siguro yan. Look at that. And this one too. Ito matagal pa to. Ito yung bago kong tanim na kamote dito. Buti naman ang healthy na sila dyan. Tapos yung regular na talong, namumulaklak na rin. Ayan. Ayan. May bulaklak na rin yan. So, very organic yan. Pero, ay, naku, ayan oh. May nalaglag. Ayan, nalalaglag yung kanyang bunga. Tapos ito, mga bagong singkamas ko yan. Dito yung nauna kong tinanong. Tapos nagtanim ako ng panibago. Dito sa side na to. Pero ayan siya. Tapos yung kamote ko dito at ito na siya. Diba? Parang na siyang natutuyo. Pero lumalabas na yung kanyang mga ayan o. Kasi ayan o, lumalabas na yung kanyang mga laman. Ayan pa o. Natutuyo na kasi siya. Kaya parang kitang kita mo na yung laman niya. Diba? Ayan pa. Oh my gosh, ayan. Diba? Oh, nagsisilabasa na yung kanyang mga laman. Ayan. Ayan oh. Kitang kita na yung ito maliit. Ay, malaki na rin. Ayan. Oh, diba? Ayan oh, ang galing. Ayan. Ito maliit pa. Pero nakalabas na kasi. Tutukain lang ito ng manok. Oh. Ano na sila. Ay. Nakalabas na. Ay naku. Naputol pa. Meron pa itong karugtong. Ayan. Wala kasi akong dalang itak. Kunin ko yung kaputil mamaya. Ayan pa. Ito pa, oh. Oh. Yung iba maliliit pa, pero nasa ano lang kasi pala to. Oh. Nasa bagging lang yung maliliit. Ganun talaga pala. Pag nasa bagging, maliliit lang sila. Ayan. Oh, diba? So, ayan. Halos matutuyo na rin to. Kaya okay na yung nag- time na ako doon ng panibago. Pero kailangan ko sigurong dagdagan yan. Super init. Super init na kaagad. 7:30 pa lang. Ayan ang. Grabe. So, yun pa. Silabasan na talaga. As in. Diba? Oopsie. Ayan o. Ayan. Oh my gosh. Mayroon pa. Bad. Meron pa, pero maliit pa. Lalaki pa yan. Hindi naman siya nakausli, kaya okay lang. Tabunan ko ng konti. Ang mga nakausli lang kasi. Kasi pag nakita ng manok yan, kakainin nila yan. Sayang. Kaya i-harvest na yung mga nakalabas na. Ayan. Diba?
Look. So dito rin, marami sanang bulaklak tong ano ko, bell pepper dyan. Kaso parang hindi niya kinakaya yung init. Nangungulot na yung mga dahon. Kahit nga yung labuyo na native dito. Nangungulot yung mga dahon gawa ng super init. Tapos dito ulit, meron din ulit ako dyan okra. Tapos yung lemongrass ko dyan. Kailangan na naman siyang itrim. Ang ganda ng malunggay ko dito. Kinat ko to. Tapos ito na yung tumutubo ko, diba? Ang ganda. Kasi minimaintain ko siyang ano lang siya. Parang mababa lang. Kaya cut ng cut. Para mas laging fresh ang kanyang dahon. And then, yung langka ko dito. You see? Yung langka ko dito is, ayan na siya. Oh, diba? Malalaki-laki na yung mga bunga. Tapos, ayan. Diba? Ayan pa sa taas. Ayan. Ayan. So, mas maganda kapag mababa lang. Kaya lagi kong ititrim na lang siguro yan. Himimaintain ko yung ano niya. Mababa lang siya. Super daming bulaklak nitong ano ko dito. Native na guava. Ay, super init. Ayan. Oh, diba? Tapos ito yung aking ito i-harvest ko na nga rin tong isang to, itong aking Thai eggplant. Ayan, ang cute kasi ano siya, bilog siya. Ayan, naka-harvest na ako dito ng isa, pero kunin ko tong isa, harvestable na to. O, diba? Ang cute.